Bias broadcast journalist Karen Davila at former Senator Franklin Drilon mananagot sa batas matapos balahurain ang pag-awit sa Lupang Hinirang. Paglabag sa RA 8491, otherwise known as the Flag and Heraldic Code of the Philippines, kahaharapin ang dalawa dahil sa kanilang pagiging walang galang. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Ignorance of the law excuses no one. Nangangamba na ang mamamahayag at bias news anchor na si Karen Davila at dating dalawang senador na si Franklin Drilon matapos kumalat ang video kung saan makikitang nahagip ng kamera ang hindi pagrespeto ng dalawa habang kinakanta ang pambansang awit na Lupang Hinirang. Sa naturang video, makikitang nag-chichismisan lang ang dalawa habang ang lahat ng nasa kanilang paligid ay matayog na nakatayo at nagbibigay pugay sa watawat ng Pilipinas. Ayon pa sa mga netizens, hindi dapat palampasin ang ginawa ni Drilon at Davila kahit na sila'y mga kilalang personalidad upang hindi pamarisa ng iba. Panawagan pa nila, bigyan na ang mga ito ng karampatang parusa. Narito ang naturang video. Nining-ning ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinim lupa ng araw ng luwalhatid. Bunsod nito, isang guro ang hayagang inilahad kung gaano siya nadismaya sa inasal ng dalawa. Ayon pa sa kanya, kakibat umano ng propesyong kanilang pinanghahawakan ay ang responsibilidad na maging isang mabuting huwaran sa mga kabataan. Narito ang ulat hinggil sa tagus-pusong mensahe ng naturang guro. Teacher reminds former Senator Franklin Drilon and Karen Davila for allegedly disrespecting the national anthem. A teacher couldn't stop himself from criticizing the gesture of former Senator Franklin Drilon and veteran journalist Karen Davila who were present during the Dinagyang Festival in Iloilo City. The video was taken on January 21 while the national anthem of the Philippines, Lupang Hinirang, was being played. It can be seen that while other people were standing up and putting their right palms over their chests and singing the national anthem, Drilon and Davila were spotted talking casually. Teacher Mel Vincent Trentado, who's also a resident of Iloilo City, reminded the two influential people to be a good example to the public. Pagod na po kami sa pagturo ng basics sa mga bata, Trentado said. As a teacher, tulad po ninyo Ma'am Karen Davila na public figure, mayroon po tayong responsibilidad na magturo ng mga basic na dapat malaman ng kapwa nating Pilipino. Maging role model po sana tayo sa mga manunood natin at all times. Maraming salamat po. I hope you understand po ma'am. He also said. According to the Flag and Heraldic Code of the Philippines, people should pay respect to the national anthem and to the Philippine flag by standing up and putting the right palms over their chests. It can be remembered that in 2018, a moviegoer was caught by the authorities for failing to stand up while the Philippine anthem was being played. People who will not follow RA 8491 may face a 5,000 to 20,000 fine. As of writing, Davila and Drilon have yet to give a comment about the issue. Dahil dito, hindi rin napigilan ng ilang mga vlogger na questionin ang dalawa kung mga Pinoy pa rin daw ba ang mga ito. Gayong lumalabas na tila exempted sila sa pagrespeto sa watawat. Panunumplak pa nila. Pinoy kaya sina Franklin Drilon at Karen Davila? Parang exempted sila sa pagrespeto sa ating national anthem. Yung stricto ang mga teachers natin noon na pag tumutugtog ang Lupang Hinirang, tatayo ng tuwid at nilagay ang kanang kamay sa ating dibdib at buong pusong awitin ito bilang paggalang sa ating pambansang awit. Anyari kay Drilon at Karen Davila na inuna pa ang magmarites. Basic, refrain from everything when national anthem is in ceremony.
naturingan pa ang former public official and media personality. Idol ko si Ma'am Karen Davila, but this is just unacceptable. Both she and former Senator Franklin Drilon should know how to respect the national anthem. This is so disappointing and so unbecoming of them being public servants. Ito yung tumandang walang pinagkatandaan. Mabuti gising, hindi tulog. Binoto nyo kasi, bastos pala. This is punishable, disrespectful of the national anthem. Magugunitang hinarang rin kamakailan ng dalawang senador ang budget na nakalana sana para sa NDFL-CAC. Kaya, buwelta pa ng taong bayan. Tunay ngang walang puso para sa mga Pilipino ang naturang senador. Narito ang kumpletong ulat. Why is there no provision allocation for a special risk allowance, may we know? Secretary Duque answered in the House of Representatives that they submitted it in the Bayanihan 3 bill in the House. That's why they intentionally omitted it in their budget submission. Is that correct, Yusek Tina? Yes, Mr. Chairman, Your Honor. Ayon sa DBM, maapektuhan ang alokasyon ng ibang programa ng Department of Health kung ipipilit na mapondohan sa susunod na taon ang SRA sa ilalim ng proposed budget. Is that it will actually provide development funds for barangays which have been recently freed from the insurgency or leftist elements. If we don't do that, if government will not intervene, then who will? Then it will go back again to broken promises on the part of the government to these barangays. Ayon sa Department of Budget and Management, sa panibagong pondo na tatanggapin ng LCAC sa susunod na taon, ay aakyat sa mahigit 1,000 barangay ang makikinabang sa Barangay Development Program o BDP. Pero ang opposition senator nagpumilit pa rin at sinabing maaring i-address ng mga ibang departamento ng pamahalaan ang pangangailangan ng LCAC. Marami pong pangkukunan ng budget itong kampanya laban sa insurgency. Hindi po kailangan maghiwalay pa tayo ng 28 billion in the face of all these difficulties that we are facing and in the face of the fact that our health personnel are not being given the special risk allowance. However, we defer to the wisdom of the Senate and Congress if they find that these reasons are not sufficient or not supportable. Anong masasabi niyo ukol rito, mga kababayan? Just comment it down below sa comment section and give a massive thumbs up kung nagustuhan mo ang paksang ating tinalakay. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood.